Sino ang may kakayanang gamutin ang sakit na tawag ng laman? Sino ang magbibigay ng kalayaan sa mga alipin na binihag na ng kasalanan? Nakita mo ba ang iyong sarili? Nakita mo ba kung anong nangyari? Bakit di mo magawa mga gusto mong gawin? Bagay na ayaw mong gawin, ginagawa mo pa rin. Matagal nang pinalaya sa rehas ng kasalanan na minanas sa magulang ng ating mga magulang. Ngunit tila may boses pa ang puso na saluwahan. Totoong malaya nga pero sarili ang kalaban. Lagi mong tatandaan na noong ika'y pinalaya ng anak, ikaw ay malaya nga sa kapangyarihan ng mandaraya. Tumingin sa salamin, makalaman ay patayin. May bagong katuwang pangako sa atin. Patuloy lang ang lakad sa gabay ng kanyang sulat. Kahit parang wala ng pag-asa, paulit-ulit lang ginagawa ang kasalanan, kamatayan ng kabayaran. Sino ang tutulong sa akin? Sino ang tutulong sa akin? Yakap na ako ng kasalanan. Sino ang tutulong sa akin? Aking sarili dahil ginagawa ko ang gawain di nakakawili. Sa totoo lang aking inasusuklaman ang paggawa ng kasalanan ng aking laman. Paano? Paano ba ako na magbabago? Sino? Sino ba makakapagsaklolo? Si Kristo kasama ng Espiritong Banal. Paglingkod sa Diyos ang buong pusong inaasam. Hamartiya, malalana, hindi pa ba nakikita? Kasalanan, kamatayan, katawan na, makalaman. Ngunit sa isang banda ang puso ko'y nalulugod. Paggawa ng tama sa Diyos ay may pagsunod. At di nahahatulan na ako'y paparusahan dahil nakipag-isa na kay Kristo makapangyarihan. Ayoko na mamuhay sa apitan ng laman dahil ang Espiritu ngayon sa buhay ko naninirahan. Wala ng pag-asa, paulit-ulit lang ginagawa ang kasalanan, kamatayan ng kabayaran. Sino ang tutulong sa akin? Sino ang tutulong sa akin? Yakap na ako ng kasalanan. Sino ang tutulong sa akin? Wala ng pag-asa, paulit-ulit lang ginagawa ang kasalanan, kamatayan ng kabayaran. Sino ang tutulong sa akin? Sino ang tutulong sa akin? Yakap na ako ng kasalanan. Sino ang tutulong sa akin?